Hello mga kapaps, welcome back to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng adobong manok na walang katapusan. So standby lang kayo dyan mula umpisa hanggang maluto itong ating chicken adobo. So meron tayong dalawang buong manok dito. Hindi ko pa siya na-slice. Ngayon ko pa lang siya i-slice. So, meron din akong itlog. Ihalo natin to sa adobo. Lagay ako ng mga 6 na pirasong itlog. Sorry, mga 8 siguro. Six, eight. So, mayroon tayong 8 itlog dito. Pakola lang natin. Hard-boiled siya. Oops, okay. Pakulan ko lang to. Sana mga buhay-buhay natin dyan, mga kapops. So, yung mga manok dito, ano siya, frozen. Pero dinipros ko na siya kagabi. Siya nga pala, ano na rito, 10:30 or 10:20 ng umaga. Dubai time. Pagasan lang natin ng manok. Okay. Gagawin natin i-slice ang manok ay Chinese cut. So, paano ba gawin ang Chinese cut chicken? Natutunan ko itong pagka-cut na ito nung nagtrabaho ako sa 5-star hotel dito sa kitchen. So, ito lang yan. Cut nyo dito. Medyo mapurl ito. Kasa ko lang. Sa-asa lang tayo ngayon, mga kapaps. Shout out kay Mamusway, Tata Charseno, Kate Charseno, Kate Kaya Channel. Sa mga whitey friends natin dyan. So, cut nyo lang dito. Alright. Then sa backbone niya, cut nyo rin. Mabilis lang itong pagka-cut ng manok. Nanggalin mo yung pet niya, dumi. Ayan, may dumi kasi yan, maliit. Ayan. Then dito sa joint ng leg part, ito lang to. Kahit kamay, actually, pwedeng putulin ng unak. So, ito. Eh, naliglag.
So ito, tabi natin to para makita mamaya sa ano natin, sa so itong parting likod sa may tight banda, ganyan lang ng kamay, oh. Puputol na yan. Oh, okay. Then, cut natin. Pang, wala. So, titrim ko lang yung mga balat. Oops, dito tayo. So, dito. So, yung mga excess part niya, tatanggalin natin. Galin natin tong part na to. Hindi kinakain to. Matigas, puro buto lang yan. So normally, tinatanggal ko tong ano nga, skin. And then, ginagawa kong chicharon. Iniipon ko. Lagay ko sa freezer. Tapos, gagawin ko chicharon pag marami. So, ito. So, dito naman sa may wings tsaka chest part o pizza. Uy, may aso. So, hiwain lang sa gitna. Ayan o. And then dito sa wings, bali ang target point natin yung daming aso rito. Yung mga joint ng manok. So, i-slice ko itong chest o pizza sa tatlong slice. Okay. So, ayan. Then, ganun din sa other side. So, ito na guys yung Chinese cut. Ito na yung result niya. Okay? So, mabot siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 na pieces siya. Okay. So, mostly pag nagluluto ako ng mga ganitong sinigang, chicken adobo, o ibang, kahit anong pang-fried siya. Ganyang slice ang ginagawa ko. Standard yan. So, may isa pa tayo. Tanggal natin to. Balian din ng kamay. Galin natin yung tuwet or chicken ass. Ganun tight. Tanggalin natin yung skin, kulit.
dapat magtira lang ng skin para malasa ng konti yung niluluto niya. Rin natin to. Nilagyan natin yung balat. So, ang breast niya ay 6 pieces. Gasan lang mabuti ang manok. Okay. Okay, so ito na yung finished product natin. Chinese chicken cut. Linisin lang natin ang ating chopping board para hindi kumapit o mag-build up yung fungus dito sa ating chopping board. Kahit banlaw lang muna. Pero, panahon niyan, kailangan laging malinis ang ating kamay. Okay. At laging safe ang pinapakain natin sa ating pamilya. So, drain lang natin mabuti itong tubig ng manok para hindi siya tumalsik mamaya. Kasi ito ay dried chicken adobo. Okay, so dun tayo sa kabilang side. So ayan guys, umpisa natin ang ating pagluluto. Nakaharang itong mga ano natin, ano, ingredients.
So, hintayin lang natin uminit ang ating pan. Okay. Pag mainit na, lagyan natin ng mantika. Okay. Siguro mga 3 tablespoon ng mantika lang. Kasi ang manok ay oily na yan. Then, lagyan natin yung onion. So, haluin lang natin to hanggang maging golden brown. So, at the same time, pinapakulo natin yung itlog. Para tipid din kayo sa oras. Okay, then pwede natin lagyan ng garlic. May chop na akong garlic dito. Siguro mga 1 clove. Yan. Mga 1 clove yan. Yan din golden brown ang ating bawang. Shout out kay Annalyn Tabio ng Belgium. Shout out kay Pinsan Edwin Crisostomo. Ng Bulacan. Musta? Golden brown na yung ating onion at pwede nating at garlic, and then lalagyan natin tong sinap ng manok. Yan o. So may chop na manok na tayo. Isutay nyo lang mabuti itong manok sa garlic at onion para ma-absorb niya yung aroma niya. Okay. So mamaya pagluto na itong chicken natin, ilalagay natin itong hard-boiled egg or nilagang itlog. Okay. Takpan lang natin itong ating manok na sinusutay.
para hindi makawala yung aroma niya. Iyan ang isa sa mga sikreto ng masarap na chicken adobo. Mga 2-3 minutes siguro para mag-absorb lang itong aroma. Siya nga pala winter dito sa UAE ngayon, sa Dubai. Kaya malamig ang panahon. So pag winter, masarap yung normally mga may sabaw-sabaw, di ba? Or goto, lugaw, yung mga ganyan. Okay. Mabilis lang iluto ang chicken adobo, mga comfort food to. Or so, na-absorb na niya yung aroma. Pwede nating lagyan ng condiments. Right. So, lagyan natin siya ng salt. Mga 1 teaspoon. Tama na yan, di kasi may, ano siya, may soy sauce or may toyo. Then, mga 1 spoon ng pepper, ground pepper, or durog na paminta. Ayan. Then, tiny bit of ajinomoto or betsin. Haluin lang. Okay, halo-haloin natin. Para ma-absorb ang aroma ng ating chicken adobo. Lagyan ng asukal, mga 1 spoon na asukal. Ayan. Or 1 scoop na sugar. Okay. Haluin lang na haluin. Para mag-absorb ang aroma. Okay, almost half cook na itong manok natin. Okay, so lagyan natin siya ng soy sauce. Dato puti. Bike naman. So mga 1/4 ng toyo para mag-darken yung ano niya, yung kulay niya. Okay. Right. Then, haluin nyo lang. Huwag nyo munang lalagay yung vinegar para hindi mahilaw yung karni niya. Kasi malakas ang acid contents ng vinegar or ng suka. Okay. So, mga 1 to 2 minutes ay pwede na nating lagyan ng suka yan. Pwede nating lagay yung ano, laurel. Ayan. Meron tayong laurel dito. Normally, mga kapops, nilalagyan ko ng ano yan eh, ng patatas. Pero ayaw nung misis ni wife ng patatas sa ngayon, na asawa kasi. So, kaya
ito na lang ano natin, ihahalo natin. Plain lang siya na chicken adobo with boiled egg. Okay. Alright. Pwede na natin lagyan ng gato puti, vinegar, or suka. Beke naman. So mga, aray ko, mabde ah. Siguro mga 1 cup of vinegar. Yan. Sa Tagalog kasi, sa Bulacan, hindi kami masyado sa suka. Hindi kami strong maglagay ng suka. Hindi matapang ba? So, takpan lang natin ulit. Yan, mga kapaps, para ma-absorb. So, wala siyang water na kasama para hindi siya yung magsag yung lasa niya or parang flat ang lasa. At saka ano, masarap siya pagka yung sinasabi bang naluto sa sariling mantika. So, ang advice ko sa inyo, pag nag-adobo kayo, kahit ano, chicken or pork or beef adobo, try nyo ito. Walang tubig. Plain na plain. Ang sarap. Talagang hanap-hanapin mo ang lasa. So, iyan ang Papu's Way style. No? Kaya, at least mga every 2 weeks or once a week nagluluto ako nito. Halo-haloin nyo lang para huwag masunog ang ilalim. Ayan. Okay. So, iniintay lang natin mag... excuse me. Mag... hard boil tong egg ko. Oh, itlog na to, egg ko. Ano ba yun? Na pinapakula natin para sa ano siya. Hindi siya madurog pagka hinalo mo na sa chicken adobo. Shout out kay Ken Sarceno ng Abu Dhabi. Edwin Crisostomo, pamangkin ko nga pala ito. Hindi ko nga pala pinsan. Si Kambal. Hinaan lang ng konti na yung apoy, no? Yung para hindi siya mangitim kagad. Mga medium lang ang heat nyo. Hanggang maluto yung karne niya. Mag-soften yung karne. Tuloy ang manok, mabilis maluto yan eh. Hindi katulad ng beef or pork. Medyo matagal. 30 minutes luto yan, basically. So I think malapit na itong itlog na maluto. Okay. At babalatan ko na ito. Yan. So hina natin itong apoy. Okay. Absorb siya. Okay, mabango. Bango niya. Hmm. Super.
So okay na itong egg, pwede ko nang tanggalin yung shell niya or balatan to. Okay, balatan natin tong shell. Kailangan lang palamigin tong egg na to. Ilagay nyo lang sa running water para lumamig siya. So ayan guys, malamig na to. Okay. So balatan natin tong egg. Be sure na walang shell na may iwan. Hindi kasi nakaka-irita yan pag kumakain ka. Like, malinis yung kamay ko, nag-Clorox ako, mga kapaps. So, lagi kong nilalaban ang aking kamay bago mag-luto. Medyo mainit pa. So, tanggalin lang, linisin mabuti. Okay? Mainit, mga kapaps. Para ka lang nagbabalat ng balot. Mainit siya bago mo kainin. Ito naman, mainit. Direkta mo na sa adobo mo. Hinahan pa natin yung apoy at baka madry. Mahirap kasi pag nadry na yung pinaka gravy o sauce niya. Hindi nakakapit sa egg yung ano niya, yung pinaka lasa. So, maglalagay ako ng 8 egg sa mga bagong dating lang na nanonood nitong channel ko. So, tanggalin yung mga dumi-dumi dyan sa itlog. Mainit. Mainit, hindi kaya ng power ko. Tolerable naman, kaya lang may time na napapasok ka. Okay, so dalawa na lang ang aking babalatan. Ito maganda sa itlog eh, kahit saan pwede mong balatan. Kahit saan pwede mong ipokpok, basta matigas na bagay.
Ready siya. Okay. So, malinis. Ayan, isang itlog na lang ang binabalatan natin. Correct? So, okay na siya guys. Nabalatan na natin ang ating boiled egg. So, ihalo nyo lang siya sa inyong adobo. Ayan. Medyo ingatan nyo lang yung pag blend o paghahalo nitong adobo nyo dahil baka madurog yung boiled egg na nilagay nyo. Merong ibang way ng paghahalo ng itlog, especially sa yung mga Thai food or Vietnamese food or Chinese food. Piniprito nila yung boiled egg. Meron siyang coating sa kanila ihahalo sa pork adobo or chicken adobo. So, pwede nating lakasan yung apoy sa medium. Okay. Right. So, mga kapaps, ang mangyayari niyan, pagka konti na yung tubig niya, magiging dry siya, magiging oil-based na lang siya halos. Thicken yung sauce niya. Iyon yung masarap na pagluluto ng adobo. So, napansin nyo, dumami yung tubig. Although, hindi ko siya nilagay ng tubig. Ang nilagay ko lang ay vinegar and soy sauce. So, kaya pag mag-aadobo kayo, huwag nyong lalagyan ng tubig para super sarap ang resulta. Alright. So, hintayin lang natin mag-thicken ng sauce niya. Takpan nyo lang para hindi makawala yung mga aroma o yung lasa niya. Shout out kay Gara Zian. Hello to you. Ayan guys, pwede nyo nang kainin to actually, pwede na i-serve to, ang ganito. Kung gusto nyo nang medyo masabaw siya. Kaya lang ako pag nagluluto nito, mas preferred to yung thick yung pinaka-sauce niya. At ang paborito kong kainin sa manok ay breast, chicken breast yan, or wings. So, ibang parts hindi ako masyado, especially sa leg. Hindi ko type yung ano niya, parang may aftertaste sa akin kahit anong luto. Dito talaga sa
abroad sa bilang isang OFW or migrant worker, mapa US, Europe, Middle East ka, Asia, kailangan talaga matuto kang magluto eh, no? Kasi hindi naman natin kailangan ng katulong or kasambahay dahil siyempre kaya nga tayo OFW, hindi naman natin kailangan magkaroon ng luxury life. Hindi naman tayo mayaman kaya naging OFW tayo o nag-migrate tayo sa ibang bansa dahil lang buhay sa Pilipinas ay mahirap. So kailangan matuto kang ng mga gawaing bahay. Dati hindi ako masyadong marunong magluto. So, sa tagal na rin, siyempre, natuto. Tapos, nagtrabaho sa mga restaurant and hotels. So, natuto na rin. Kasi wala namang isang OFW o isang migrant na mayaman siguro. Pumunta sa ibang bansa at sinabing mayaman sa Pilipinas pero nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho. Unless na lang siguro kung talagang mayaman ka sa Pinas and then magta-travel ka siguro sa ibang bansa as a tourist or may kaso ka sa Pilipinas na inaharap na mayaman ka. Ayan. Alam nyo na kung ano yung... Pero bilang isang OFW or migrant workers, o sabihin mo naging citizen ka, kaya kang nagpunta sa ibang bansa dahil sa hirap ng buhay mo sa Pilipinas. At siyempre, iba pa rin ang nasa Pilipinas. Kahit mahirap. Sa ibang bansa kasi, kahit sabihin mong citizen ka, holder ka ng anumang national, Pilipino ka pa rin eh. Uwi at uwi ka pa rin ng Pilipinas. Unless nga kung mayroon kang kaso na ayaw mong harapin sa Pilipinas. Pero bilang isang Pilipino na nagtrabaho sa ibang bansa, siyempre, sa Pilipinas mo pa rin gusto. So mga kapaps, okay na siya. Tikin na yung sauce ng chicken adobo. Ngayon lalagyan ko siya ng apat na piraso ng sili ng Thailand. Kasi paborito ni YP ito, ni Mamu Sui. So mayroon siyang sili. Ayan. So, ang kulang lang dito sa ingredients ko ay yung potato or patatas. Wala siyang patatas. So, ayan mga kapaps, luto ng ating chicken adobo. Wala nang tiki man yan, Dixie. Alam ko na rin lasa niya. Iisa lang lasa niyan. So, sapul na natin yung lasa na ini-aim natin dyan. Tingnan natin yung ating boiled egg kung ano na. Oops, nadurugan ako na isa. Ayun. May crack kasi yan kanina. Okay. Okay naman yung iba. Alright. So guys, luto ng ating
chicken adobo. 30 minutes cooking. So mamaya pwede nating upakan tong chicken adobo na to. So 11 na siya. 11:03 na rito ng almost lunch time na. Kaya saktong-sakto itong luto ko na to. Alright, thanks for watching.